morning mga kamatmat. So welcome back sa channel ko and welcome sa another episode. So this time nandito tayo ngayon sa Kawasaki Leisure Bike Cavite para sa big bike update. Actually ito yung Z900 SEN standard. So ipapakita ko sa inyo yung comparison ng dalawang bike and also sa price. So syempre SE at special edition and the standard, magkaiba talaga yan. At malalaman din natin ngayon kung ano yung mga color variation na nandito and also the price. So especially the price at saka yung comparison ng dalawa. So maiksi lang yung video na to para sa iba na hindi alam yung price ng bagong Z900 2023 model na SE and standard. So huwag na natin patagalin. So tara, punta na natin para makita nyo na yung bike na Z900 sa mga pansa bike na to. Hindi lang sa naked lover and talagang sa sound. So magandang sound talaga ito. Tara, tingnan natin. So yan, ito yung Z900 na SE at yun naman yung standard version. So yun unang-una ang pagkakaiba nila, syempre sa color variation. So sa ganitong color variation, ito lang yung standard talaga. So yan yung standard Z900. So ito naman yung SE. So ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? So unang-una sa Brembo brakes. So yan, twin disc Brembo brake. So dito naka-equip lang siya ng Nissan brake. So yan ang unang pagkakaiba nilang dalawa. And also sa shock. So ito naka Ohlins sa SE at naka standard naman, standard shock naman yung horizontal buckling. So ito lang yung ano niya, yung equip niya. So yan ang pagkakaiba ng dalawa. So yan. So the rest niyan, parehas na yan. So mayroon din siyang ito, mountain ng plate. Plate number natin dito, meron siya naka-mount. So same lang siya. Sa lever brake lever niya same lang. So Nissan, hindi naka-Brembo, naka-Brembo lang yung brakes, pero yung pagdating dito naka Nissan caliper lang. Ay Nissan brake lever lang. Same lang ng standard. So adjustable. So meron din siyang adjustable brake lever and clutch lever. So yung sa price, ang standard price nag-rate siya ng 566,500 and the SE is 618,000 pesos. So yun yung pagkakaiba ng dalawa. So ako gusto ko yung kulay ng ng standard, yung gray. Pero more on black eh. So sa tires, so Dunlop yung equip ng ng standard. So meron siyang 180x55x17 Dunlop tire. Nissan brake sa likod. And sa SE, meron siyang 180x50x17 na Dunlop tire. So same equip lang yung tire sa likod and Nissan brake lang. So ang harap lang talaga yung naka Brembo brakes and ito nagpaganda talaga yung Ohlins. So saan nga ba ginagamit tong Ohlins na to? So ito kasi may mga adjustment to. So pwede kang, pag may load ka, pwede mong i-adjust dito yung compression niya, yung rebound niya. Pwede mong may adjust rito. So yun ang kagandahan dito sa Ohlins. And also pwede kang pag-track, mag-race track ka. So maganda to, smooth ang compression ng ng shock mo sa likod. So same inline 4. So 943 cc, 60 speed, 4 stroke, I think 118 horsepower. Same. So yun lang pagkakaiba ng dalawa. Talagang Ohlins shock and Brembo brakes. Eh mga kamatmat, sana may nakuha kayong update sa ngayon, sa episode ko ngayon. So comparison between SE and standard ng Z900. So yun, hanggang dito lang yung aking vlog. Sana may nakuha kayong tips and ideas sa video nito. Okay? This is Simon, Zero Road. Peace out.